Who are you? Napangiwi ang binatang si Wyatt nang singhalan siya ng dalagang si Candy. What are you doing here in front of my room? Ah, ako si Wyatt. Magiging guard mo. Sagot nito at ngumiti ng malawak. Guard? Ano ako, bata? Napasimangot si Candy. Sungit. Bulong ni Wyatt na narinig naman ni Candy. Ang anghel tingnan ng mukha tapos ma-attitude pa sa attitude. Naririnig kita. Singhal sa kanya ni Candy. Pinariringgan talaga kita. Nakasimangot na sagot ng binata. Dapat palit kami ni Bossing eh. Ha, ang annoying mo. Masungit na sambit nito. Pumasok ito sa kwarto niya ulit. Pabagsak na isinara ng dalaga ang pinto. Hindi niya inaasahan na ihaharang ni Wyatt ang binti nito kaya napahiyaw sa sakit ang binata. Oh my gosh! Sigaw ni Candy at mabilis na binuksan ang pinto. Ang tanga-tanga mo! Nak ng tokwa! Ang inaasahan ko! Sorry! Singhal sa kanya ni Wyatt habang sapon nito ang kanang binti. Sakit! Sa lahat ng trabaho ko, ito na yata ay kamamatay ko. Sakit! Hindi ko naman sinadya, okay? Nilapitan siya ng dalaga at inalalayan. Malay ko bang ihaharang mo yung paa mo? Ikaw pa lang ang taong tangang nakilala ko. Ang arte mo na, ang sungit mo pa. What? Watawat. What's happening here? Dumating ang kapatid ni Candy at ang boss ni Wyatt na si Kaitos. Boss, yung kapatid mong ma-attitude, inipit ako. Sumbong ni Wyatt at ika-ikang nilapitan nito. What? Hindi ko kasalanan yun. Bigla mo na lang kasing iniharang ang paa mo. Salubong ang kilay na sambit ng dalaga. Huwag mo nga isisi sa akin yung katangahan mo. Candy. Saway sa kanya ng kapatid. Please be kind. Pang 100 gwardiya mo na si Wyatt. Para din naman sa safety ang ginagawa mo ah. Nakaramdam naman ng guilt si Candy. Anong magagawa niya? Hindi niya talaga kaya magpigil ng pagiging maldita. Inborn na yon at pamana ng ina niya kaya naman iniingatan niya. Eh kuya, pamana ni mami yung kamalditahan ko. Huwag mong idahilan sa akin yan. Candy Vermilion, umayos ka. Sinasabi ko sa'yo, gamutin mo si Wyatt. Why me? Ay sinong gusto mo? Ako. Nagsalubong ang kilay ng kapatid niya. Candy, sinasabi ko sa'yo. Fine. Hinarap niya ang lalaking si Wyatt. Follow me, idiot. Padabog na pumasok si Candy sa kwarto niya. Ako pantanga? Wow lang ah. Napasimangot na sabi ni Wyatt. Pasensya na sa kapatid ko. Sabi ni Kaitos at tinapik sa balikat ang binata. Mabait naman siya. Siguro. Mukhang tagilid ka pa. Ako na hong bahala sa kapatid niyo masungit. Tinanguan ni Wyatt ang kapatid ni Candy bago siya iika-ikang pumasok sa loob ng kwarto ng dalaga. You're so tagal! I'm still usa pa sa kuya mo kasi. Sagot dito ni Wyatt habang ginagaya ang paraan ng pananalita ni Candy. Don't kaya-gaya mi nga! Sabi nito at inirapan siya. Inirapan lang din ito ni Wyatt. Naupo si Wyatt at itinaas ang pants. Mas maganda sana kung naka-boxer lang siya kaso maarte ang babaeng kasama niya. Look! Namamaga siya! Nakikita ko. May sugat ang binti niya at bahagyang namumula yon. Nagkukulay ube rin kaya sigurado siyang magpapasayon. Kukuha ko na ice pack. Sabi ni Candy at lumabas ng kwarto. Tumayo naman si Wyatt at naghanap ng ilang impormasyon tungkol sa mga Vermilion. Nagtatrabaho si Wyatt sa underground na hindi kasundo ni Kaitos. Nasa misyon siya ngayon para maghanap ng mga impormasyon na magagamit nila ng kanyang boss na si Caliber. May kakambal si Sungit? Nakita ni Wyatt ang isang litrato ng dalawang babae sa drawer ni Candy. Nasaan yung isa? Anak ng tokwa, may isa pa palang Candy? Narinig niya ang yabag ni Candy kaya mabilis siyang bumalik sa kinauupuan niya kanina. Here na, you can handle yourself naman. Sabi nito at binato sa kanya ang ice pack.
Wow! Thank you ah! Sarkastikong sambit niya. Welcome! Sagot ni Candy at dumiretso sa closet niya. I-count ko lang yung panties ko, baka kasi kinuha mo yung isa. Ha? May sira yata ang ulo mo eh. Napasimangot si Wyatt. Kung ganito ang babantayan, mas ayos pang maging kargador ng isda sa palengke. Then resign. You know what? Kaya ko naman ang sarili ko eh. Kaya ko nga mapagbarilan. Want to try? Hindi na ito pinansin ni Wyatt dahil pakiramdam niya ay maha-high blood lang siya. Aray ko! Daing ni Wyatt nang maidiinan niya ang pagkakadampi ng ice pack. Kasalanan kasi ito ng babaeng isang maldita. Pinariringan mo ba ako? Tanong sa kanya ni Candy. Kung naririnig mo, oo. Sinasadya ko yun at wala kang magagawa. Mas may ma-attitude pa pala sa akin? And do you think papatalo ako? No way! Hindi ko ipapatalo ang ugaling meron si Mommy. Whatever. Ikuha mo na lang ako ng makakain. Nagugutom ako. Sabi lang ni Wyatt at napairap. For your information lang ah, ako ang amo mo dito. Ikaw ang kumuha ng pagkain mo. Isabay mo na rin yung akin. Injured ako, sungit. Sana naman marunong ka maawa. Sa bagay, ang mga mayayaman nga naman, matapobre. Ikaw na ang nagpatunay nun. Huh, wala akong time sa drama mo, Mr. Whatever Who You Are. Umirap si Candy. Kumuha ka na ng food natin, I'm hungry na. Ito na. Padabog na tumayo si Wyatt at lumabas. Walang ya. Ako na ngayon na agrabyado, ako pa rin yung talo. Mga babae nga naman. Nagtungo siya sa kusina at kumuha ng mga kain doon. Iika-ika pa rin siya dahil talagang napuruhan ng binti niya. Nang mahakwa siya ng pagkain, ay agad siyang bumalik sa kwarto ni Candy. Oh! Padabog niyang sabi at ibinaba iyon. Kumain na si Wyatt. Hindi na niya pinansin si Candy. Bakit wala akong tubig? Maktol nito. Kumuha ka. Hindi ko na obligasyon ng tubig mo. You're so mean! Inis na sabi ni Candy, pero hindi na lang niya ito pinansin. Pagkatapos kumain ni Wyatt, ay ibinaba niya ang pinagkainan. Aalis ako. Sabi ni Kaito sa kanya nang makita siya nito. Bakit tumakas na naman si Candy, kaya bantayan mo siyang mabuti. Tuwing wala ako, palagi siyang umaalis. Noted. I can handle her, boss. Tumango lang si Kaitos bago umalis. Napangisi naman si Wyatt at naupo sa sofa sa labas. Ito na ang pagkakataon niya para gumante. Maya-maya ay natanaw niya si Candy na pababa. Saan ka pupunta? Tanong niya rito. Hang out with my friends? Wala si kuya, kaya magagawa ko ang mga gusto ko. Sabi ni boss bawal ka raw lumabas. Hindi ka pwedeng umalis. I don't need your permission. Diyan ka na lang at maging hayahay. Hindi ko naman sasabihin kay kuya na lumabas ako. Pero sasabihin ko. Sagot ni Wyatt at nag-cross arms. Ako ang bantay mo, sungit. Kaya kung may mangyayari sa'yo, ako ang malalagot dahil kargo kita. Sabihin mo na lang tumakas ako tas hindi mo napansin. Padabog na sabi ni Candy. Come on, gusto ko na mag-party. Pwede ka dito mag-party. Party tayong dalawa. Tugon ni Wyatt at sumayaw-sayaw pa. Ayoko. Balik sa kwarto, Miss Candy Vermilion. Soon to be Mrs. Campbell. Napangiwi si Candy. Are you hallucinating? Hindi ako magiging Mrs. Campbell kahit pa ikaw na lang ang nagtitirang lalaki sa mundo, no? Huwag mo sabihin yan, baka mapasubok ka. Nakangising sabi ni Wyatt. Mapasubo? Anong isasubo ko? Ikaw, ano bang gusto mong isubo? Fine! Fine! Hindi na ako aalis. Padabog na naupo sa sofa si Candy. KJ ka masyado? Pareho kayo ni kuya. Hindi ako KJ. Iniisip ko lang kapakanan mo. Iniisip ko rin ang future ko. What if mamatay ka, eh di wala akong asawa? Asa ka naman? Inirapan ito ni Candy na ikinatawa lang ni Wyatt. Medyo mag-enjoy na naman siya sa trabaho niya ngayon. Another day, another with you na naman? Sabi ni Candy at napairap na lang. Pwede ka na maging aso dahil kakasunod mo sa akin. Ano pang purpose ng pagiging bantay mo kung hahayaan lang kita?
Sarkastikong tanong ni Wyatt sa kanya. So, pinapalabas mong bobo ako? Ganun ba ang gusto mong sabihin? Hindi ako nagsabi niyan. Sabi ni Wyatt at itinaas pa ang kanyang dalawang kamay na animoy sumusuko. Chill lang, masyado ka namang hot-blooded. Inirapan lang siya ni Candy. Naglakad palabas ng gate si Candy. Gusto niya libutin muna ang village nila hanggat maaga pa. Kumbaga, exercise na rin niya. Laki ng village. Sabi ni Wyatt habang inililibot ang paningin niya. Ang yayaman. Sila mami ang may-ari ng buong village. Sabi ni Candy na bahagyang ikinagulat ni Wyatt. Palagi kami naglilibot nila mami noon dito tuwing umaga. Naaalala ko yung sweet moments namin dito. Tapos si Kuya Kaitos ang palaging kontra. Sayang, sana maibalik si mamami. Pati na rin si Ate Charlotte. Biglang naalala ni Wyatt ang mukha ng babaeng binabantayan naman ng kanyang boss. Ang babaeng kamukhang kamukha ni Candy. Ang babaeng kakambal ni Candy. Sigurado si Wyatt na magiging masaya ang dalaga. At medyo babait kapag nalaman nitong safe ang kakambal niya. Gusto mo bang dalawin ka ng parents mo? Marunong akong tumawag ng espiritu. Alok ni Wyatt sa dalaga. Ipakilala mo na rin ako bilang boyfriend mo. Napangiwi si Candy. Huwag mo akong inuuto at baka isumbong kita kay kuya. Perfect match tayo kapag nagkataon. Pogi ako, masungit ka. Maskulado ako, masungit ka. Mayaman ako, masungit na mayaman ka. Aray, ba't naninipa ka? Hindi ako masungit. I'm just beautiful and sexy. Eh bakit kailangan manakit? Masama kasi ugali mo. Inirapan ito ni Candy bago siya tumakbo. Napakamot naman si Wyatt sa kanyang ulo at hinabol ang dalaga. Nakita ni Wyatt ang isang lalaki sa harapan ni Candy. Nakita niya na may binunot itong kutsilyo kaya naman mabilis niyang hinila ang dalaga at sinapo ang kutsilyo gamit ang kamay niya. Tinadyaka ni Wyatt ang siya ng lalaki at sinuntok ito. Sino nagutos sa'yo? Tanong niya sa lalaki. Wala kang malalaman. Nakangising sambit nito. Meron. Meron akong malalaman. Hinampas niya sa batok ang lalaki para makatulog. Nang makatulog ito, ay tumayo siya at tinawagan ang tauhan niya para kuhanin ang lalaki at ipadala sa underground. Who's that? Tanong ni Candy at nilapitan siya. Wait, dumudugo yung kamay mo. Bumalik na tayo. Siguradong may mga kasama pa itong lalaking to. How about him? Natanaw ni Wyatt ang mga tauhan niya. May kukuha sa kanya. Tara na. Hinawakan ni Wyatt ang kamay ng dalaga gamit ang walang sugat niyang palad. Tahimik lang naman si Candy hanggang sa makarating sa bahay nila. Are you okay ba? Nag-aalala lang tanong nito sa binata. Ayos lang. Nagtungo si Candy sa kwarto niya. Kinuha niya ang medicine box bago siya binalikan ng binata. Akin na yung kamay mo. Sabi ni Candy at naupo sa tabi nito. Inabot naman ni Wyatt ang kaliwang kamay na walang sugat. Tanga ka ba? Yung may sugat kasi. Malay ko ba? Sabi mo lang sa akin, akin na yung kamay ko. Sagot ni Wyatt bago iabot dito ang kamay na may sugat. Pinunasan ni Candy ang dugo bago ito simulang gamutin. We need to tell this to kuya. Kailangan managot ng lalaki kanina. Ako nang bahala dun. Sana palagi ako nasasaktan para mabait ka. Stop, okay? Wala na ako sa mood para makapag-asaran sa'yo. Masungit na sabi ni Candy. Eddie, nasa mood ka ngayon para mahalin ako? Nakangising tanong ni Wyatt. Nasa mood ako para dagdagan pa ang sugat sa katawan mo. Can you be more serious? Siguro, sa bakbakan palagi ka pa rin nang aasar. Depende sa bakbakan. Ano bang klaseng bakbakan ang tinutukoy mo? Yung madugo o yung masarap? Anong masarap? Mabilis na napaayos si Wyatt nang marinig ang boses ni Kaitos. Anong nangyari sa'yo? Kuya! Muntik nang may sumaksak sa akin, buti na lang niligtas ako ni Wyatt. Kuya, I'm panicking. Kailangan ko na mag-party. Anong party? Magtigil ka. Sagot sa kanya ni Kaitos at pinitik ang kanyang noo. Napahinga na lang ng malalim si Candy at ngumuso. Nasaan na yung lalaki?
Seryosong tanong ni Kaitos kay Wyatt. Nasa underground namin. Doon ko muna ipinadala. Bukas na bukas ay dadalhin ko agad siya sa'yo. You can bring me to your underground? Sabi ni Kaitos. Mabilis namang umiling si Wyatt. May kailangan din si boss doon, kaya sa amin muna siya. Hindi pwedeng dalhin ni Wyatt si Kaitos sa underground dahil magkakaroon ng gera. At saka ayaw niyang maging sisig. Siguradong patay siya kapag nalaman ni Kaitos na isa siyang spy. Okay, aalis na ako ulit. Candy, don't go outside. Siguradong may mga nakabantay pa sa'yo. Ingat, bossing! Sabi ni Wyatt sa binata. Tumango lang si Kaitos at lumabas. Lingid sa kaalaman ni Wyatt, alam na ni Kaitos na galing siya sa underground na kaalitan niya. Alam niyang boss nito si Caliber, pero hindi lang ito kumikilos pa. Anong underground ka nabibilang? Tanong ni Candy kay Wyatt. It's private. Sagot lang ng binata. Sa itsura mo, mukha kang galing sa isang underground na sikat at malakas. Sa Fuentes ba? O sa mga Scotch? Dami mong alam. Basta ang alam ko, sa puso mo ako galing. Napaisip naman si Candy. You mean sa puso ko? Paano nangyari yun? Napatawa si Wyatt. Maldita ka, pero slow ka rin. Gwapo ka, pero buisit ka. Napangisi ang binata at inilapit ang mukha sa dalaga. So aminado kang gwapo ako? Namula ang pisngi ni Candy at napatitig sa mukha ni Wyatt. Ang lapit mo? Singhal niya at itinulak ang mukha nito palayo. Gosh, ang init naman ngayon. Maligo ka. Dire-diretso siyang nagtungo sa kwarto niya. Napahinga ng malalim si Candy at dumiretso sa CR at hinubad niya ang lahat ng suot bago lumusong sa bathtub. Sinabi kong gwapo siya? Oh, nababaliw ni yata ako. Napailing na lang siya at nilublob ang sarili sa bathtub. Halos kalahating oras si Candy sa banyo bago siya umahon at magbanlaw. Nagtapi siya ng tuwalya at lumabas ng banyo. Ngunit natigilan siya nang makita doon si Wyatt. Nakatingin sa kanya si Wyatt habang namumula ang muka. Hala, sorry! Tarantang sabi nito at tumakbo patungong veranda niya. Hoy! Malakas niyang sigaw nang tumalo nito mula sa veranda niya. Dali-daling nagtungo sa veranda ang dalaga at sinilip si Wyatt pero wala na ito doon. Natawa na lang siya bago pumasok sa kwarto at magbihis. Lumabas si Candy nang matapos siya at dumiretso sa kusina para kumain ng breakfast. Nakita niyo ho si Wyatt? Tanong ni Candy sa isang katulong. Bakit mo ako hinahanap? Namiss mo ba ang kagwapuhan ko? Sumulpot si Wyatt na parang walang nangyari kanina. Bakit mo tinanong ng veranda ko? Sira ulo ka ba? Kasalanan mo. Hindi ka dapat lumalabas basta-basta na nakatapis lang ng tuwalya. Paano kung may pumasok? Kahit kwarto mo yun, posibleng may mangyari pa rin. Napangisi si Candy. Why? Nahulog ka ba kasi maganda ang katawan ko? Baliw. Sabi lang ni Wyatt at kumuha ng pagkain. Aalis pala ako mamaya. Hihintayin ko lang makauwi si bossing. Huwag ka nang bumalik kapag umalis ka. Gusto ko mag-party-party. Hindi ka rin makakaalis dahil nandito si bossing. Nakangising sabi ni Wyatt. Sinabi ko naman sa'yo, kung gusto mo makipag-party, tayong dalawa na lang. Ayoko sa'yo. Masyado ka na matanda kaya siguro hindi na pang gen Z ang mga tugtugan mo. Makamatanda to? 2 years lang ang age gap natin? Saktong-sakto lang para sa ating dalawa. Sabi ni Wyatt. Huwag mo naman ganituin ang future husband mo. Stop daydreaming, Mr. Campbell. Pairap na sabi ni Candy. Ang ganda naman ng baby ko na yon. Panunokso ni Wyatt sa dalaga. Baby, anong gusto mo ipasalubong ko sa'yo? Napangisi si Candy at sinapo ang dalawa niyang pisngi bago patulan ang kaharutan ni Wyatt. Baby, I want bakto. Can you buy me makdo? Yan ang gusto ng baby natin. Natigilan naman si Wyatt at namula ang muka. Napakurap-kurap na lamang siya habang nakatingin sa dalaga. Natigilan ang dalawa ng may kumalabog. Napalingon sila sa pinanggalingan nun at parehong natigilan ng dalawa nang makita ang mga katulong nila Candy.
Napakurap-kurap ang dalawa at parang naestatwa na lamang sa kanilang kinauupuan. We're just teasing each other. Hindi pa ako buntis ha? At wala kaming relasyon. Itinatanggi mo na ako ngayon? Grabe ka naman sa akin, baby ko. Pinanlakihan ni Candy ng mga mata ang binata. Shut up! Pinatulan ko lang ang mga kabaliwan mo. Gusto mo bang mayari ka kay kuya? Napatawa na lang si Wyatt sa kanyang isipan. Candy, napag-usapan na natin to, diba? Handa naman akong panagutan ka at handa akong harapin ang kuya mo. Stop! Naiiyak na sabi ni Candy. Yaya, huwag po kayo makinig sa kanya. Pwede na po kayo umalis. Tumango lang ang mga katulong at mabilis na umalis. Doon na napahagalpak ng tawa si Wyatt. Inis niyang hinampas sa balikat si Wyatt. Ang sama mo, baliw ka! Ang epic ng mukha mo. Parang huling hininga mo na kanina eh. Sira ulo ka! Singhal dito ni Candy. Padabog naman siyang umalis ng kusina at nagtungo sa kanyang kwarto. Si Wyatt naman ay parang baliw lamang na tumatawa. Pero nag-enjoy ako. Tutuhanin ko ang hiling niya. Liligawan ko si Sungit. Mal! Sigaw ni Candy habang nag-aayos na muka. Sa wakas, makakalaya na rin ako. First date natin to. Sabi ni Wyatt na prenteng nakahiga sa kama ng dalaga. Huwag ka nang mag-ayos ng bongga. Baka maagaw ka pa ng iba. Napairap si Candy. Pwede ka namang hindi sumama. May ibang bantay naman nakasama. Psh! Hindi ka nila mapaprotektahan, kagaya ng pagprotekta ko sa'yo. Sabi ni Wyatt sa kanya. Ang hilig mo maghanap ng iba, kahit nandito naman ako. Stop being dramatic nga. Sabi ni Candy at ipinagpatuloy na lamang ang pag-aayos. Pagkatapos mag-ayos ni Candy, ay lumabas na sila ng kwarto niya. Passenger seat ka. Ayoko magbukang driver mo. Unless ako yung sasakyan mo. Ew! Sabi lang ni Candy at pumasok na. Natawa lamang si Wyatt bago isarado ang pinto ng kotse at umikot patungong driver seat. Inayos muna ni Wyatt ang seatbelt ng dalaga bago niya paandarin ang sasakyan. Alam ko may binabala ka mamaya, kaya wag mo nang ituloy. Sabi ni Wyatt sa kanya, yari ako kay bossing kapag may nangyari sa'yo. Hindi kumibo si Candy at itinoon lamang ang kanyang atensyon sa cellphone. Nang makarating sa mall, ay agad na bumaba ang dalawa. Hindi inalis ni Wyatt ang tingin sa dalaga dahil baka takasan siya nito. Kain tayo, sabi ni Wyatt sa dalaga. Samgyup? Libre mo ba? Tanong ni Candy sa kanya. Naman! Kuripot ako, pero hindi ko pinagbabayad ang babae, lalo na kung gusto ko. Bahagyang kinilig naman si Candy dahil sa sinabi nito. Inirapan na lamang niya ang binata at nauna siyang naglakad. Nang makarating sa Samgyup Restaurant, ay nakahanap agad sila ng pwesto. Pinaupo ni Wyatt ang dalaga at siya na ang kumuha ng pagkain nila. Hi kuya! Bati ng isang babae kay Wyatt. Ang pogi mo po. Inborn. Sagot lang ni Wyatt bago dumiretso sa table nila ni Candy. Famous ka! Sarkastikong sambit ng dalaga. Di naman. Nagsimula nang magluto ng karne ang binata. Sir, pwede ko po kayong tulungan magluto para po makakain kayo. Hindi na kailangan, kaya namin maglutong dalawa. Masungit na sambit ni Candy. Napayuko ang babaeng crew bago umalis. Init ng ulo? Kumain ka na lang. Handa akong pagsilbihan ka kahit masungit ka. Mag-eat ka na rin. Sabi ni Candy at nilagyan ng karne ang plato niya. Kumain din naman si Wyatt. Sinulit ng dalawang oras na meron sila bago sila umayaw. I'm fat na! Look at my tummy, para akong buntis! Totohanin natin para masaya. Willing ako maging daddy basta ikaw ang mommy ng mga anak ko. Sabi ni Wyatt at humagikik. Tigilan mo ako. Masungit na sabi ni Candy at naunang maglakad. Kinakabahan ng dalaga at hindi niya alam ang gagawin niya. Nagpahuli siya sa paglalakad at nang makitang hindi nakalingon si Wyatt,
ay mabilis siyang tumakbo palayo. Pumasok siya sa isang women clothing at doon nagtago. Sinilip niya si Wyatt at nakita niyang palingalinga ito at hinahanap siya. Nakita niyang umalis si Wyatt kaya napangisi siya at nagsimula nang mamili. Better, mas makakahinga ako ng maluwag kapag wala siya sa tabi ko. Pagkatapos mamili ni Candy, ay naisipan niyang mamili naman ng mga bagong jewelries. After niyang mamili, naisipan niya munang magtungo sa banyo. Natigilan siya nang makita ang isang babaeng kamukhang kamukha niya. Magkamukha tayo. Wala sa sariling sambit ng babae. Ah, Ate Charlotte? Bulalas ni Candy na parang maiiyak. Naiyak na si Candy at mabilis na niyakap ang babaeng kamukha niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang babaeng nasa harapan niya ay ang kakambal niya na matagal nang nawawala. Sino ka? Tanong ni Charlotte at humiwalay sa yakap. Pinunasan nito ang mukha ni Candy. Magkamukha tayo. Candy. Wala sa sariling sabi niya. Candy? Wala akong Candy ngayon eh. Natawa na lang ang dalagang si Candy at hinawakan sa braso ang dalaga. Let's go home, ate. Siguradong matutuwa si Kuya Kaitos kapag nakita ka. Alam mo bang palagi siyang umiiyak dahil sa pagkawala mo? Kuya Kaitos? Napakamot si Charlotte sa kanyang ulo. Naguguluhan ako. Napakuyom ng kamao si Candy. Kinuha ka sa amin ng mga Fuentes. Gusto nilang makuha ang yaman natin kaya kinuha ka nila mula sa amin. Ate Charlotte, kakambal mo ako. Bata ka pa nung kinuha ka sa amin kaya hindi mo pa natatandaan ang lahat. Kidnapper sila daddy ko? Tanong ni Charlotte. Pero mabait sila. Mas lalong napakuyom ang kamao ni Candy at mukhang binilog ng mga Fuentes ang utak ng kanyang kapatid. Napahinto ang dalawa nang may pumasok na isang lalaki. Agad nilapitan ng lalaki si Charlotte. Caliber, pwede mang umuwi na tayo? Gusto ko makausap ang mga magulang ko. Anak ng Tokwa, nandito ka lang pala sungit. Sumulpot si Wyatt na bahagyang ikinagulat ni Candy. Alam mo bang nasa panganib ka? Para kang daga na kung saan-saan sumusuot. Magulo pa sa kanyang lahat, kaya hayaan mo muna siya. Pagkausap ni Caliber kay Candy. Aalamin ko rin ang totoo at kapag nakasigurado ako, ibabalik ko siya sa inyo. Huwag ka mag-alala, ligtas ang kapatid mo. Sungit, huwag mo munang sasabihin ito sa iba. Kailangan maging smooth lahat, okay? Ate Charlotte, hihintayin kitang bumalik. Mahal ka namin. Tumango si Charlotte bago hilahin si Caliber paalis. Buhay ang ate ko! Buhay siya! Sabi ni Candy kay Wyatt. Alam ko. Alam kong buhay at maayos ang kapatid mo. Natigilan si Candy. Yung kasama ni Ate Charlotte, si Caliber Scotch yun. Magkakilala kayo ni Scotch? Ibig sabihin sa kanya ka nagtatrabaho? Tumpak. Sabi ni Wyatt at tumangaw-tangaw pa. Aamin na ako. Wala na rin naman ako maitatago sa'yo. Bahala na ako maging sisig ako. Spy ka! Singhal sa kanya ni Candy. Hindi ako spy. Napag-utusan lang. Lumabas na tayo, baka isipin ng mga tao may ginagawa pa tayo dito. Lumabas ang dalawa sa banyo. Si Wyatt na ang nagbitbit ng mga pinamili ng dalaga. I'm so happy. Nakita kong maayos na si Ate Charlotte, kaya medyo nakahinga na ako ng maluwag. Kahit pa dalawa sa mga kaaway ni Kuya Kaitos ang may hawak sa kanya, mga Fuentes at Scotch. Mabait si Boss Caleb, sabi ni Wyatt sa dalaga. Kung alam mo lang. Paano kapag nalaman ni Kuya Kaitos sa spy ka? Eddie deads. Kahit hindi ka magsumbong, siguradong alam na ni Boss Kaitos ang totoo. Hindi magiging boss ang kapatid mo kung mahina siya. Kung ganon, umuwi na tayo para magkaalaman. Sabi ni Candy. Napatango lang si Wyatt. Lumabas sila ng mall at bumalik sa sasakyan niya. Nang makarating sa mansyon ng mga Vermilion, ay parang may anghel dahil sa sobrang tahimik. Sobrang dami ring taohan ni Kaitos na nandoon. You! Agad hinila ni Kaitos ang kwelyo ni Wyatt
nang makapasok sila sa loob. Sandali, pigil ni Wyatt sa lalaki. Ibaba ko muna itong pinamili ni Sungit. Baka bugbugin ako niyan kapag nasira to. Pinagbigyan naman siya ni Kaitos. Nang maibaba nito ang pinamili ni Candy, ay mabilis siya nitong sinuntok. Hindi naman gumanti si Wyatt. Kuya, tama na! Baka mapatay mo siya! That's my plan. Isa kang spy? Sabihin mo, anong kailangan mo? Wala! Gaganti talaga ako sa'yo kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Huwag ka nang sumagot! Napasimangot na lang si Wyatt at tinanggap ang suntok at sipa ng lalaki. Kuya, enough! Please! Hindi alam ni Candy pero nasasaktan siya kahit hindi naman siya yung binubugbog. Napahinto lang si Kaitos nang may magsalitang babae. Lahat sila ay natigilan habang nakatingin sa babaeng kausap lang kanina ni Candy sa mall at sa kasama nitong maputla pa sa isdang binabad sa tubig. Napangiti na lamang si Candy habang nakatingin sa kanyang kakambal. Ang kakambal na matagal nang nawalay sa kanya. Call a fucking doctor now! Sigaw ni Kaitos nang umiyak si Charlotte. Nilapitan naman ni Candy si Wyatt na parang hihimatay na rin. Buhay ka pa ba? Ayos ka lang ba? Kaya pa. Sagot ni Wyatt at napaubo. Gaganti talaga ako dyan sa kapatid mong mokong. Quiet ka na! Sabi ni Candy at tinulungan siyang makatayo. Nagagamutin na kita. Nakakaawa ka kasing tingnan. Dinala ni Candy ang binata sa kanyang kwarto. Hindi na siya nagpaalam pa sa nakatatandang kapatid dahil magrereklamo lamang ito. Are you okay? Tanong ni Candy habang ginagamot ang sugat niya. Oo. Sagot ni Wyatt habang dinadampi sa mukha niya ang isang ice pack. Lakas sumuntok ng kuya mo? Laki ba naman ang muscles nun eh? Pero mas grabe ang aabutin mo kung lumaban ka. Wala pang 1/4 niyang natamu mo. Wala pa tong 1/4? Napangiwi si Wyatt. Hayop pala yung kuya mo eh. Don't make mura my kuya. Kasalanan mo yun kasi spy ka. Di nga ako spy. Whatever. Nagpatuloy sa paggagamot si Candy at nang matapos siya, pinahiga niya ang binata sa kanyang kama. Mag-rest ka muna. Magbawi ka ng energy mo para naman hindi ka matamlay mamaya. I-charge mo muna ako. Kiss mo ko. Magtigil ka. Namumulang singhal sa kanya ng dalaga. Natawa lamang si Wyatt at niyakap siya sa bewang. Napanguso lamang si Candy at sinuklay ang buhok ng binata gamit ang kanyang daliri. Pahinga ka para may energy kang labanan ng pagiging masungit ko. Liligawan kita kapag nahuli namin ang mga Fuentes. Hintayin mo lang, seryoso ako sa mga sinasabi ko. Hindi na kumibo si Candy at napatingin na lang. Susugod na kami, sabi ni Wyatt sa dalaga habang inaayos ang armas niya. Maraming kalaban doon. Anong gagawin ko? Bawasan sila. Masungit na tanong ni Candy at umirap. Baka nga mag-enjoy ka pa doon eh, dahil may kalaban kayong babae. Lah, di ako na ikipaglaban sa babae. Selos naman agad ng baby ko? Don't worry, ikaw lang naman ang baby ko. Selos? Kapal na mukha mo. Just protect my kuya, okay? Kapag may nangyari sa kanya, malalagot ka sa akin. What if ako ang hindi iningatan ng kuya mo? Paano kapag napahamak ako? Kapag namatay ako doon, mawawalan ka ng asawa. Dapat mag-alala ka rin sa akin. No need. Kung gusto mo kasi talaga akong pakasalan, mag-iingat ka kahit di ko sabihin. Sabi ni Candy at nag-flip hair. Kung sakali rin namang hindi ka makabalik ng buhay, okay lang kasi marami namang boys na pwede dyan maging asawa ko. Lah, andaya! Babalik talaga ako ng buhay at mas gwapo. Mahangin ka na naman. Aalis na yata kayo. Lumabas ka na. Kwarto ko to. Dito ka magstay, okay? Kapag naiinip ka, amuyin mo lang yung mga damit ko. You're so dugyot. Lumabas ka na nga para matapos na agad ang mission nyo. Sus, ayaw mo lang aminin na mamimiss mo lang ako. Hindi kaya, huwag kang assuming. Napahinto sa pagsasalita si Candy nang bigla siyang halikan ni Wyatt. Mag-iingat ako, sabi nito at hinaplos ang pisngi niya. Chill ka lang, baby ko. Hinalikan niya sa noo ang dalaga
bago tuluyang lumabas ng kwarto niya sa underground. Wala na sa loob ang mga kasamahan niya, kaya lumabas na siya. Let's go. Malamig na sabi ni Caliber. Pumasok si Wyatt sa kotse niya at sinundan ang sasakyan ng bossing niyang nauuna. Nang makarating sa lungga ng mga Fuentes, ay nagsimula na ang bakbakan. Nakangisi lamang si Wyatt habang nakikipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Fuentes. Para sa baby ko, sabi ni Wyatt at binaril ang isang kalaban na nasa bubong. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa lumabas sila Kaitos at Caliber, kasunod ang isang lalaki. Ikaw nang bahala maglinis dyan, sabi sa kanya ni Caliber. Ariglado, sagot ni Wyatt at tumango. Naiwan si Wyatt kasama ang iba pang tauhan. Dinampot nila ang iba pang buhay at isinakay sa van para dalhin sa isa pa nilang underground kung saan kinukulong ang mga nahuhuli nila o hindi kaya ay pinahihirapan. Hoy! Binatukan niya ang lalaking Fuentes. Ikaw yung nagutos na ipapatay ang baby ko, di ba? Alam mo bang muntik na siya? Papatayin ko kayong lahat. Galit na sabi nito habang pilit kumakawala sa tali. Mama mo, Blue. Sagot lang ni Wyatt at sinapak ito. Inilagay niya ang mga ito sa isang kulungan. Nang maikulong niya ang mga ito, hindi muna siya dumiretso sa underground kung nasan sila Candy. Dumiretso si Wyatt sa bahay ng underground doctor nila dahil may tama siya sa tagiliran. Kahit anong ingat niya, talagang tinatamaan siya. Reckless, as always. Palagi kang may tama tuwing pupunta ka rito. Pasensya ka na, ito lang ako eh. Sagot ni Wyatt at napangiwi. Dahan-dahan naman, ang dami nang antahi sa katawan ko eh. Binitawan ng doktor ang karayom at sinulid. Sige, ikaw na ang gumamot sa sugat mo. Joke lang! Tuloy mo na. Kailangan ko gumaling agad para mabalikan ko ang baby ko. Buti may nag-isip na patulan ka. Wow, sama ng ugali. Palibhasa, mukha kang lalaki kaya hanggang ngayon single ka pa rin. Sabi ni Wyatt dito. Mahina siyang kinurot ng babaeng doktor. Hindi ako mukhang lalaki. Pakialam mo ba kung ganito ang pormahan ko? Hindi ko naman pinakikialaman. Kababae mong tao ang brusko mo. Isa pang buka ng bibig mo, uuwi kang kulang ang organ. Banta sa kanya ng babaeng doktor kaya mabilis na napatahimik si Wyatt. May diin na ang panggagamot sa kanya kaya pinili na lamang niya matulog para hindi gaanong madama ang sakit. Nang magising siya, napangiwi na lamang siya dahil ang bantot ng kanyang amoy. Baho mo? Singhal sa kanya ng babaeng doktor. Dalawang araw kang tulog, kaya dalawang araw na rin nangangamoy ang bahay ko. Bakit hindi mo ako ginising? Reklamo ni Wyatt at mabilis na tumayo. Napasapo na lamang siya sa kanyang sugat na medyo kumirot ito. Aba, tulog na tulog ka. Tumawag si Caliber at pinaalam ko na rin ang nangyari. May damit dun sa kwarto ko. Maligo ka nang hindi ka nangangamoy. Hindi na sumagot si Wyatt at nagtungo sa kwarto ng babae. Pumasok siya sa banyo at naglinis ng katawan. Nang makapagbihis siya, lumabas na siya. Bebendahan ko muna yung sugat mo bago ka lumayas. Nagpabenda muna ng sugat si Wyatt bago umalis. Hindi niya lubos akalain na dalawang araw siyang walang malay. Miss na siguro ako ni baby, sabi ni Wyatt habang nagmamaneho. Nang makarating sa underground, ay agad siyang pumasok sa loob. Napanguso siya nang hindi maamoy ang pabango ni Candy doon. Bumalik na sila sa mansyon, sabi ni Caliber na umiinom. Kung gusto mong dalawin si Candy, doon ka dumiretso. Di ko man lang siya naabutan. Susuntukin ko talaga yung bumaril sa akin. Hindi mo rin naman kailangan magbadali dahil hindi ka naman namimiss ni Candy, sabi ni Caliber sa kanya. Yun ang sabi niya, nasabihin ko sa'yo. Imbes na malungkot, napahagik-gik na lamang si Wyatt. Kabaliktaran kasi yung sinabi ni Candy. Kabisado niya ang dalaga, kaya alam niyang miss siya nito. Dadalawin ko siya. Kailangan ko makita ang baby ko para hindi ako manghina. Tsaka mo naisipin yan. Gusto ka makita ni Popsy. Puntahan mo sa office. Tinapik ni Wyatt ang balikat ni Caliber bago siya tumayo at magtungo sa office ng bossing nila. Pops, gusto mo raw ako makausap?
Balita ko 2 araw ka raw bagsak. Palagi ka namang ganyan. So sobrang enjoy mo makapagbarilan, namamalayan mo na lang na may tama ka kapag malapit ka na matuluyan. Palaging late reaction ng pain tolerance ko eh. Nabuhay kasi ako sa pamilyang mahilig mambugbog, kaya hindi ko nagaanong nararamdaman yung sakit ng katawan. Congratulations sa success ng operation nyo. Sabi nito, malaya na muna kayo ni Caliber. Magpalamig muna kayo para naman ma-enjoy nyo ang buhay. Enjoy talaga, bossing. Pops, mukhang mag-aasawa na ang anak mo. Totoo? Kailan? Sino yung pumatol sa kanya? Isa sa Vermilion Twin. Yung pinapabantayan mo sa kanya? Ibang klase. Kung nasaksihan mo lang kung paano tumiklop kay Charlotte yan, magugulat ka at hindi maniniwala. Eh ikaw? Tanong sa kanya ng lalaki. Doon naman ako sa isang kambal. Si Candy ang baby ko ngayon. Ikaw na lang talaga na pag-iiwanan, Pops. Maaga kasing nang iwan ng momsi niyo eh. Sabi ng lalaki at napailing. Ingatan niyo ang love of your lives niyo. Sinasabi ko sa inyo, itatakwil ko kayo kapag naging gago kayo. Pops, loyal po ako. At saka kahit masungit si baby ko, hindi ko ipagpapalit yun. Bumukas ang pinto at pumasok si Caliber kaya natigilan ng 2 sa pag-uusap. Pupunta ako sa mga Vermilion kapag natapos na ako sa pagbawi ng kayamanan natin sa mga Fuentes. Sabi ni Caliber, sama ako, miss ko na yung baby ko eh. Balita ko nagkakamabutihan kayo ni Charlotte Vermilion. Tanong ng Popsy nila kay Caliber. Bossing, wala akong kinukwento. Nabalitaan lang yun ni Popsy sa isang mga tauhan mo. Ikaw lang ang madaldal dito. Sabi sa kanya ni Caliber at sinamaan siya ng tingin. Lalaking chismoso. Hala, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Itinatanggi mo si Charlotte? Anong klase kang lalaki? Tinutukan siya ng baril ni Caliber kaya napatikom ang kanyang bibig. Joke lang. Kumukulo na naman ang dugo mo masyado, bossing. Kalmahan mo muna at hindi pa magaling ang sugat ko. Mabilis na tumakbo si Wyatt palabas ng opisina ng kanilang Popsy. Mahirap na at baka bangkay na siyang makabalik sa piling ng kanyang baby. Buti buhay ka pa. Masungit na tanong ni Candy kay Wyatt. Dinalaw na ni Wyatt si Candy at inumpisahang ligawan. Nasa kusina sila ngayon at doon nagliligawan. Nasa sala kasi sina Charlotte at Caliber. Siyempre naman, kawawa naman ang baby ko kapag namatay ako. Ako pa ang kawawa ha? As if hindi ikaw ang patay na patay sa akin. Sabi ni Candy at nag-hair flip pa. That's it na nga lang, yung dala mong ihaw-ihaw. Kiss ko muna, miss kita eh. Kiss? Naniligaw ka pa nga lang tapos humihiling ka na ng kiss? Okay lang yun, hindi pa nga kita nililigawan nun pero nag-kiss na tayo eh. Nag-aalangan pa si Candy, pero dumukwang siya ng halik kay Wyatt. Hihiwalay na sana siya pero sinapo ni Wyatt ang kanyang magkabilang pisngi at ipinagpatuloy pa ang halikan nila. Hala! Napahiwalay ang 2 nang marinig ang boses ni Charlotte. Okay lang yan. Nag-kiss din naman kami ni Charlotte. Humagik-gik si Charlotte at mabilis kumuha ng plato bago lumabas ng kusina. Mahalay ka talaga? Nahihiyang sabi ni Candy sa binata. Sa'yo lang naman. Inilagay ni Wyatt sa plato ang pinamili niyang ihaw-ihaw at isinalin niya muna ang suka bago sila magsimulang kumain ni Candy. It's my first time to taste test. Masarap pala. Sabi ni Candy at maganang kumain. Ito ang paborito na Ate Charlotte mo. Bakit yung paborito na Ate Charlotte alam mo? Bakit yung akin hindi? Salubong ang kilay na tanong ni Candy sa kanya. Ha? Alam ko kaya ang paborito mo. Mahilig ka sa Samgyup. Mahilig ka mag-shopping. That's my hilig. That's not my favorite. Wala kang alam sa akin. Paborito mong kumain ng pizza at sopas. Alam ko ang lahat tungkol sa'yo, Candy. Alam na alam ko. Fine. Sabi lang ni Candy at palihim na ngumiti. Pagkatapos kumain ng 2 ay umalis na sila ng kusina at nagtungo sa sala. Ang pamilya na lang ni Kaitos ang nadatnan nila sa sala. Wala na si Caliber at Charlotte. Sila ate. Umalis. Okay, aalis din kami. Magmumall lang kami. Hindi.
Nagpaawa naman ang mukha si Candy sa asawa ni Kaitos. Ate, pwede naman po ako lumabas, diba? Oo naman. Kaitos, malaki na mga kapatid mo. Pagbigyan mo na. Thank you, ate. Bago pa makapagsalita si Kaitos ay mabilis na hinila ni Candy si Wyatt palabas ng bahay. Freedom! Natatawang sabi ni Candy. E-date mo na lang ako. Wala naman tayong gagawin sa bahay eh. What my baby wants, my baby gets. Nakangiting sambit ni Wyatt. Sumakay ang dalawa sa dalang sasakyan ni Wyatt. Talagang pinili ni Wyatt ang sports car niya para dagdag pogi points kay Candy. Paborito kasi ng dalagang sports car. Ang astig ng car mo! Sabi naman ni Candy. Favorite mo ang sports car, di ba? Gusto mong turuan kita mag-drive? Mabilis namang tumango ang dalaga. Matagal ko nang gustong matutong mag-drive kaso ayaw ni Kuya Kaitos. I got you. Nang makarating sa mall, ay bumaba ang dalawa at pumasok sa loob. Nod tayong sine? May magandang movie yata ngayon. Nagtungo sila sa sinihan. Napili nilang manood ng isang romance fantasy movie. Bumili muna ng popcorn ng dalawa bago sila tuluyang pumasok sa loob. Mukhang maganda yung movie. Sabi ni Candy habang tutok na tutok sa screen. Parang mas maganda ka. Sabi ni Wyatt at tinitigan siya. I know that, Wyatt. Huwag mo nang palaging ipaalala kung gano'n ako ganda. Dahil kahit ako, hindi ko kinakaya ang gandang meron ako. Natawa lang si Wyatt at napailing. Focus si Candy sa pinapanood nila. Samantalang si Wyatt ay nakafocus naman sa dalaga. Wyatt, nasa harapan yung screen. Ramdam na ramdam ko ang titig mo. Nasa harapan ng screen. Pero yung taong gusto ko, natitigan nasa gilid ko. Ang ganda mo, sungit. Nilingon ni Candy ang binata. Oo na, Wyatt. Manood ka na at medyo naiilang ako. Pagkatapos ng movie, ay lumabas ang dalawa na sinihan at nagtungo sa Samgyup Restaurant na kinainan nila noon. Baka mamaya lapitan ka naman ng babaeng crew at alukin na ipagluto. Sabi ni Candy at inagaw ang food tong sa binata. Ako munang magluluto. Niluto ni Candy ang karne. Si Wyatt naman ang tagagupit at tagalagay sa plato nilang dalawa. Subuan kita? Sabi ni Wyatt at tinapat sa bibig niya yung karne. Ngumanga lang si Candy at kinain yun. Maya-maya lang ay si Wyatt naman ang nagluto para makakain ng maayos ang dalaga. The best ang Samgyup! Sabi ni Candy at sinubuan ng binata. Next year na lang ako magda-diet. Hindi uso ang diet. Magugutom ka lang kapag nag-diet ka. Kumain ka lang ng kumain. What if naging fat ako? I'm sure pagpapalit mo ako. Kahit kasing kapal ng balyena pa yung taba mo, wala akong pakialam. Wala akong paki kung mataba ka man o payat o sexy. Basta mahal kita, hindi magbago ang pagtingin ko sa'yo. Pinigilan naman ni Candy ang mapangiti dahil sa sinabi ng binata. Pagkatapos kumain ng dalawa, ay dumiretso na sila sa bahay nila Candy. Maaga kitang inuwi para dagdag points sa kuya mo. Kailangan ko magpalakas sa kanya kahit binugbog niya ako. Natawa si Candy. Move on na, magaling na ang mga pasamo. Sige, dahil sinabi mo, gagawin ko. Nang makarating sa tapat ng gate nila Candy, ay inihinto ni Wyatt ang sasakyan. Pumasok ka na sa loob. Balik ako bukas para dalawin ka. Ingat ka sa pag-uwi mo ah. Salamat sa libre mo. Basta ikaw, baby ko. Natawa si Candy at hinalikan sa labi si Wyatt. Nabigla naman ang binata at napakurap-kurap. Tandaan mo ang date ngayon dahil monthsary natin to at magiging anniversary natin. Nakangiting sabi ni Candy bago bumaba ng sasakyan. Oo na, hulog na hulog na rin ang dalaga sa binata. Kahit minsan nakakainis ito, hindi pa rin napigilan ni Candy ang kanyang sarili. Alam naman niyang magiging masaya siya sa piling nito. Nararamdaman niya ang bagay na yun. Love, bakasyon tayo. Sabi ni Candy sa binata. Magkatabi ang dalawa sa kama. Ginagawang una ni Candy ang tiyan ng binata. Saan mo gustong pumunta? Gusto ko sa Japan.
Sagot ni Candy at napasimangot. Bakit nasa cellphone mo palagi ang atensyon mo? May babae ka, no? Natigilan naman si Wyatt at maya-maya lang ay napatawa bago ibaba ang kanyang cellphone. Ang kapal ko naman kung magloloko ako. May inaasikaso lang ako. Sorry na. Apology accepted. Bakasyon tayo sa France. Kapag natapos ang kasal natin, magbubuka ko papuntang France tas doon na tayo mag-honeymoon. Kung gusto mo sa Japan din. Napangiti si Candy at tumangutango. Candy. Bumukas ang pinto at pumasok si Kaitos bitbit ang panganay na anak. Bantayin mo muna tong si Caleb. Humihilab na siya ni Katana. Kaya pupunta na kami hospital. Makulit yan eh. Nakangusong sambit ni Candy. Caleb, behave. Sabi ni Kaitos sa anak. Una na kami. Lumabas si Kaitos ng kwarto. Tita! Nilapitan ni Caleb si Candy. Gala tayo, wala naman po sila mami. Ay hindi, huling gala ko nakasama ka. Namulubi ako. Ang gastador mo. Napanguso si Caleb bago lapitan si Wyatt. Naupo siya sa tiyan ng lalaki. Tito Wyatt, pwede ba tayong gumala? Masungit si tita sa akin eh. Huwag mong utuin yan. Sabi ni Candy sa batang lalaki. Gala tayo. Sabi nito at hindi naman napigilan ni Wyatt na tumango. Sige, gagala tayo. Sabi ni Wyatt sa kasintahan bago alalayan si Caleb. Don't worry, sagot ko lahat. Pagbigyan na natin ng bata. Oo na. Sinasabi ko sa'yo, ililigaw kita kapag sobrang gastos mo. Sabi ni Candy at pinanggigilan ang pisngi ng pamangkin. Nagalit ang gastador sa kapwa gastador. Natatawang sabi ni Wyatt bago tumayo buhat ang batang lalaki. Sagot ko kayo kaya tara na. Tita, look! Marunong na ako mag-drive po. Sabi ni Caleb. Kandong-kandong ni Wyatt ang batang lalaki habang nag-drive siya. Hawak ni Caleb ang manibela na parang nagmamaneho rin siya. Kapag binitiwan ni Wyatt ang manibela, tanggal angas mo. Sabi ni Candy sa pamangkin. Nang makarating sa mall, ay bumaba ang dalawa at pumasok sa loob. Hawak-hawak ng magkasintahan ng batang lalaki. Nakapag nasa kanila ang batang lalaki kaya mukha silang pamilyang tingnan. San tayo pupunta? Tanong ni Wyatt. Arcade po. Tita, arcade ah. May magagawa pa ba ako? Ako yung girlfriend pero ikaw yung tinatanong. Masungit na sabi ni Candy. Natawa si Wyatt. Si Caleb muna. Sunod ikaw na magdidesisyon. Second option lang ako? Akala ko ba ako first priority mo? Love, huwag mo nang pagsilosa ng bata. Isipin mo na lang anak natin si Caleb. At first family date natin to. Napanguso si Candy at tumango na lang. Nagtungo ang tatlo sa arcade. Agad bumili ng token si Wyatt at naglaro naman ang dalawang kasama niya. Ayan na! Sigaw ni Candy na may hawak na barel. Caleb, barilin mo! Tita, mamamatay ako! Sigaw naman ni Caleb sa kalaro ng babae. Kalma! Natatawang sabi ni Wyatt sa dalawa. Lahat kasi ng tao ay nakatingin sa magtita habang natatawa. Nang matapos sa barilan, naglaro naman ang magtita ng race car. Ang dalawang hindi magkasundo kanina, sila ngayon ang nag-i-enjoy. Ako na mukhang nag-third wheel ah. Sabi ni Wyatt at napailing na lang. Pagkatapos sa arcade ay dumiretso ang tatlo sa isang Samgyup restaurant. Ang paboritong kainan ng magkasintahan. Mainit yan! Huwag mong ilagay ang kamay mo dyan at baka mapasok ka. Init nga, sabi ni Caleb. Si Wyatt ang tagaluto at yung dalawa naman ay tagakain. Sinusubuan din siya ni Candy para makakain siya. Tita, ba't mo kinakain yung dahon? Kambing ka ba? Inosente ang tanong ni Caleb sa kanyang tita. Natawa si Candy. Lettuce to. Masarap to lalo na kapag nilagyan ng karne. Gusto ko rin. Nilagyan ng karne ni Candy ang lettuce at isinubo kay Caleb. Nag-thumbs up naman si Caleb sa kanya. Busog ako. Sabi ni Caleb at hinimas ang kanyang tiyan. Let's rest muna, I can't walk pa. Ang dami niyong nakain.
Bibili akong ice cream nyo pantanggal ng umay. Punta kayo sa food court at doon tumambay. Bawal dito tumambay at maraming customer. Okay. Sagot ni Candy. Nang makaalis si Wyatt, ay nagtungo ang magtita sa food court at doon tumambay. Tita, kailan kayo magpapakasal ni Tito? Usisa ni Caleb. Sila Tita Charlotte at Tito Caliber nagpakasal na, kayo po kailan? Bakit mo tinatanong? At saka ba't alam mo na yung kasal na yan? Narinig ko kila Daddy. At saka mas masarap yung pagkain sa kasal. Hinihintay ko lang naman ng Tito man na mag-propose. Kung ikasal man kami, hindi ka invited. Loh, edi wala pong gwapo sa kasal nyo. Napahinto ang dalawa sa pag-uusap nang dumating si Wyatt. Inabot nito ang ice cream ng dalawa. Uwi na tayo? Tito, bibili pa akong damit. Wala pa sa exciting part yung pamamasyal natin eh. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Mamumulubi na si Wyatt. Pagkatapos kumain ng ice cream, ay nagtungo nga ang dalawa sa bilihan ng mga damit. Mukhang hindi ka papatalo sa pamangkin mo ah. Limited edition ng damit na to. Don't worry, I'll pay this. No, ako nang bahala magbayad. Kunin mo lang ang gusto mo. Gusto mo pati mall, bilhin natin. You're the best. I love you. Mas mahal kita, sungit. Pagkatapos mamili ng tatlo, ay bumalik na sila sa sasakyan. Nag-drive pa uwi si Wyatt. Gastador niyong dalawa. Magtita talaga kayo. Thank you, Tito. Next time po ulit, ah. Sabi ni Caleb sa lalaki at hinalikan nito sa pisngi. Nang makarating sa bahay, ay agad na pumasok ang dalawa. Dumiretso si Caleb sa kwarto niya, dala ang pinamili. Ang magkasintahan naman, dumiretso sa kwarto ni Candy. Ang gulo-gulo ng closet mo. Ayusin ko mamaya yan. Pahinga muna ako ah. I love you, Pogi. I love you too. Ngumiti si Candy at pumikit. Nang makatulog si Candy, ay inayos ni Wyatt ang damitan ng dalaga para wala na itong intindihin mamaya. Pagkatapos niyang mag-ayos, pinuntahan niya naman si Caleb. Nakita niya ang batang nakatutok sa cellphone nito. Bye-bye, Daddy. I love you po. Tito, lumabas na raw po yung kapatid ko. Mukhang dalawa ng pamangkin ang gagastusan ko ah. Sabi ni Wyatt at tinabihan ng batang lalaki. Caleb, gusto kong hingin ng tulong mo mamaya. May pagagawa sa'yo si Tito. Ano po? Iniabot ni Wyatt ang singsing sa batang lalaki. Ibigay mo itong singsing mamaya kay tita mo, tas dalhin mo siya sa veranda. Haharanahin ni Tito si tita mo. Sabi po ni Daddy, kapag binigyan ng singsing ang isang girl, ibig sabihin magpapakasal na sila. Magpapakasal na kayo ni tita? Oo. Noted po. Sagot ni Caleb at humagik-gik. Pinag-usapan pa ng dalawa ang magiging plano nila. Maya-maya lang, nagtungo na si Caleb sa kwarto ng kanyang tita. Bumaba naman si Wyatt dala ang isang gitara at tumayo sa harap ng veranda ng kwarto ng dalaga. Sa kabilang banda naman, ay si Candy na nagising dahil may tumatalbog sa kama niya. Ang pamangkin niya ang bumungad sa kanya. Si tito mo? Agad na tanong ni Candy sa batang lalaki. Hindi sumagot si Caleb at isinuot lamang ang singsing sa daliri ng babae. Hinawakan ni Caleb ang tita niya at dinala sa veranda. Magsasalita pa sana si Candy kaya lang natigilan siya nang may narinig siyang kumakanta. Parang hinaplos ang puso ng babae nang makita niya ang kasintahan sa ibaba ng veranda. May hawak na gitara at hinaharana siya. Kahit medyo sintunado, ay hindi niya pinuna dahil kinikilig siya. Kilig-kilig si tita? Galing mo po, tito. Pogi ka na, magaling ka pang kumanta. Pagkatapos kumanta ni Wyatt, ay kinindatan niya ang kasintahan. Candy Vermilion, will you marry me? Handa ka ba makasama ako habang buhay? Handa ka ba maging Mrs. Campbell? Naiiyak na tumango si Candy. Ito talaga yung hinihintay ko. Nakangiting tumayo si Wyatt. Kahit tumanggi ka, wala ka ring magagawa. Nakasuot na sa'yo yung singsing eh. Napatingin si Candy at nakita niya ang kanyang daliri. May nakasuot na ang diamond ring doon. Tinulungan ko po si tito. Natawa si Wyatt bago pumasok sa loob ng kwarto ng kanyang kasintahan. Galing mo mag-propose ha? Sinusuot mo muna yung singsing bago ka magtanong? Para wala ka ng kawala.
Paano ba yan? Handa na ako magpaalipin sa magandang dilag na si Candy ang pangalan. Handa ka ba maging asawa ang isang maldita, maarte at konyo na kagaya ko? Naghahamon na tanong ni Candy sa lalaki. Handang handa na. Sagot ni Wyatt at hinalikan ito sa labi. Yehey! Masayang sigaw ni Caleb at pumalakpak pa. Nailabas na yung kapatid ko tapos ikakasal naman sila tito at tita. Nanganak na si Ate Katana? Tanong ni Candy sa pamangkin. Opo. Sagot ni Caleb. Napangiti lang si Candy at sumandal sa dibdib ng kanyang kasintahan. Niyakap naman siya sa bewang ng kanyang kasintahan at hinalikan sa ulo. Ganda-ganda, tita! Malakas na sabi ni Caleb kaya nagtawanan ng mga bisita. Nasa kalagitnaan kasi sila ng seremonya ng kasal ng dalawa at biglang bumanat ang batang lalaki. Mukhang naiinip na, sabi ni Candy at natawa. Kain na ang pamangkin mo, sabi naman ni Wyatt. Nagpatuloy ang seremonya at nang matapos ito, ay pumalakpak si Caleb at sumigaw na naman. Bakit ka po umiyak, tita? Di ka ba masaya? Tanong ni Caleb. Sinaway naman agad ni Kaitos ang anak. Napanguso lamang si Caleb. You may now kiss your bride, sabi ng pare kay Wyatt. Napangisi naman si Wyatt bago itaas ang belo ng asawa at halikan ito sa labi. Nagpalakpakan naman ng mga bisita. Nang matapos na ang kiss ng dalawa, ay agad tumakbo si Caleb patungo doon. Congratulations po, dapat pala hindi invited si tita eh. Napangiwi si Candy. Sinong ikakasal sa tito mo kundi ako invited? Ako po. Napailing na lang ang dalawang bagong kasal. Nanguha muna sila ng litrato bago nagtungo sa reception. At sa bahay nila Kaitos, ang reception ng kasal. Naupo ang dalawang bagong kasal sa upuan sa harapan na para talaga sa kanilang dalawa. Hinatiran sila ng pagkain at nagsimula na nga silang kumain. Dito din ako, sabi ni Caleb na may dalang pagkain. Binuhat naman ito ni Wyatt at inupo sa gitna nila ni Candy. Palagi kang third wheel sa amin ah. Third wheel? Wala naman akong gulong ah. Buti na lang sa France ang honeymoon namin ni Wyatt. Hindi ka makakasama sa amin at makakapag-date din kaming dalawa, sabi ni Candy sa kanyang pamangkin. Napanguso si Caleb. Gusto kong sumama. Tito Wyatt, sama po ako. Hindi pwede, sagot ni Wyatt dito. Bukod sa hindi ka papayagan nila daddy mo, ayoko rin ng may third wheel muna. Papaalam ako kila daddy, sabi ng batang lalaki at mabilis na tumayo sa kalumapit sa ama. Masyado mo kasing ginagawang baby kaya nadik ituloy sa atin lagi. Magtatantrums yan kapag hindi pinayagan. Hindi naman natin pwedeng isama. May pasok siya sa school at unang bakasyon natin bilang mag-asawa. Utuin ko na lang mamaya. Pagkatapos kumain ng dalawa, nagpahinga sila saglit bago sila sumayaw bilang mag-asawa. Nagpalaro din ang kanilang nakuhang MC kaya naman napuno ng kasiyahan ang espesyal na araw para sa dalawang mag-asawa. Daddy, sama ako kila tita, pamimilit ni Caleb sa ama. Natapos ang ganap para ngayong araw, pero ayaw pa rin itong tumigil kakapilit sa tatay niya. Inaantok na ito pero ayaw pa rin matulog hanggat di pinapayagan ng ama. Caleb, hindi pwede, mahinahong sabi ni Wyatt. May pasok ka sa school, tas malayo yun. Kapag sumama ka, magkakaroon ka ng maraming absent. At saka kapag sumama ka sa amin, mawawalan ng kalaro ang kapatid mo. Diba nagpromise ka sa kanya na aalagaan mo siya at paprotektahan? Gusto ko sama po. Hindi naman kami matagal dun. Sandali lang kami ng tita mo. Pag uwi namin, didiretso agad kami sa iyo, dala ang pasalubong namin. Huwag ka nang umiyak. Promise? Tumango si Wyatt. Okay po, maghihintay na lang ako dito tas kakausapin ko na lang kayo sa video call. Balik po kayo agad ha. Kapag di nyo tinupag-promise nyo, magagalit po ako. Opo, sagot ni Wyatt. Sige na, maaga pang flight nyo bukas kaya magpahinga na kayo sa loob.
sabi ni Kaito sa dalawa. Pahinga lang ang magaganap ha, huwag mo ng milagro. Tabi ako sa kanila mag-sleep, sabi ni Caleb at yumakap sa binti ni Candy. Aalis na sila mamaya kaya gusto kong tumabi sa kanila. Pagbigyan ng baby. Pumasok ang mag-asawa sa loob ng bahay nila Kaitos at dumiretso sa kwarto ni Candy. Kasama ng dalawa ang batang si Caleb. Kung hindi lang nag-check sa airport, magtatago po ako sa maleta nyo, sabi ni Caleb at humiga sa kama. Natawa lamang ang mag-asawa. Maglilinis lang ako dyan muna kayong dalawa, sabi ni Candy at tumiretso sa banyo. Hinubad niya ang kanyang mga suot at lumusong sa bathtub. Saglit siyang nagbaba doon bago siya tuluyang umahon at magbihis. Presko, sabi niya nang makalabas siya ng banyo. Kami naman ang maliligo. Love, pakuha pala ng damit niya. Tumango lang si Candy at lumabas ng kwarto. Nagtungo siya sa kwarto ni Caleb at kumuha ng damit doon. Palabas na siya nang biglang pumasok ang kanya nakatatandang kapatid. I'm so happy for you, malambing na sabi ni Kaitos at hinalikan siya sa noo. Be a good wife. Bawasan ang pagiging spoiled brat. Opo. Love you, kuya. Thank you for being my daddy and mommy. Thank you for being my kuya as well. You're the best. Mahal din kita kahit maldita ka. Saglit pang nag-usap ang magkapatid bago bumalik si Candy sa kwarto niya. Nadatnan niya ang dalawa sa kama. Nakadamit na si Wyatt at si Caleb ay nakatapis na ng tuwalya. Nilapitan ni Candy ang pamangkin at binihisan nito. Sleep na tayo. Mahal ko kayo. Mahal din kita, tita. Mahal ko kayo ni tito. Mahal ko kayo, sabi naman ni Wyatt. Masayang natulog ang tatlo. Nang magising si Candy, ay nag-aayos ng gamit si Wyatt. Tumingin siya sa orasan at nakitang alas dos na ng madaling araw. Kailangan maaga tayo sa airport. Tinulungan na ni Candy na mag-ayos ang asawa. Nang matapos sila, ay saglit silang naligo at nagbihis. Alis na kami. Nasa kwarto si Caleb. Pakuha na lang at palipat. Ingat kayo. Ako na rin ang magsasabi kay Charlotte na umalis na kayo. Lumabas ang mag-asawa ng bahay. Dumiretso sila ni Wyatt sa sasakyan at agad na siyang nag-drive patungo sa airport. Kukuhanin ang tauhan ko itong kotse, sabi ni Wyatt na makababa sila. Pumasok sila sa airport at saglit silang naghintay sa waiting area bago sila sumakay sa eroplano. A new beginning with you, sabi ni Candy sa asawa. Thank you so much, Wyatt. Sana maging maganda ang pagsasama natin. Pangako, hinding-hindi ako magbabago. You're my beautiful, precious wife, Candy. Pangako, magiging mabuting lalaki ako na babagay para sa'yo. Lahat ng ipinangako ko sa'yo sa altar, hinding-hindi ko babaliin. I love you so much, Candy. Thank you for choosing me. Mahal kita ng sobra, Wyatt. Hinalikan ni Candy ang kanyang asawa. Hindi ba maganda ang unang samahan nila? Iyon naman ang naging dahilan para mabago nila ang isa't isa. Hindi lubos sa kalain ni Candy na ang lalaking madalas niyang angilan ay ang lalaking makakasama niya ngayon habang buhay. Mahal na mahal niya si Wyatt at hinding-hindi magbabago yon. At ganun din naman si Wyatt sa kanyang magandang asawa. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Guarding the Spoiled Brat, written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day, everyone. Paalam!